We go down south po sa Cebu. San Evil Forces Central or NAV Forsen na nakabase po sa lungsod ng Lapu-Lapu, pansamantalang munang itinigil ang deliveries ng relief items mula Cebu habang isinailalim sa lockdown ang buong camp. Matapos ang 77 Navy personnel nito ang nag-positive sa coronavirus disease. Let's hear more details from Jessa Agua Ilanan. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang gabi, Aaron. Pansamantala munang suspendido ang delivery ng supplies at iba pang relief items mula sa Cebu, partikular ang lula ng barko ng Naval Forces Central o NAV Forsen. Ayon kay Lieutenant Commander Neil Rafael Ibera, ang tagapagsalita ng NAV Forsen, nasa lockdown ang lahat ng personnel nila maging ang mga dependents na nasa loob ng Naval Base Rafael Ramos matapos magpositibo sa COVID-19 ang nasa 77 na Navy personnel. Ayon kay Ibera, ang lockdown ay mula ika-4 ng Hulyo hanggang ika-18 ng Hulyo. Mahigit na 500 Navy personnel at dependents na ang nakuhanan ng swab sample bilang bahagi ng health protocol. Karamihan sa mga nagpositibo, dagdag ni Ibera, ay mga nakadestino sa quarantine control checkpoints at nakatokang maghatid ng relief goods at medical supplies. Sa ngayon, nasa isang quarantine facility na a-isolate ang lahat ng nagpositibo na halos lahat naman ay asymptomatic o walang sintomas na nararamdaman. Dagdag ni Ibera, may isa na sa kanila na nakarecover na. Siniguro ng NAV Forsen spokesperson na sa katabing komunidad nila na ginagawa ng kanilang kampo ang lahat ng health and safety measures upang hindi kumalat ang kaso sa kalapit na komunidad. Samantala, personal naman na naghatid si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ng relief and personal assistance at upang personal na rin na kumustahin ang mga Navy personnel. Paliwanag ni Mayor Chan, malaki ang respeto niya at paghanga sa mga Navy personnel na isinasantabi ang sariling kapakanan upang maglingkod sa kabila ng pandemya. Hangad ni Mayor Chan na gaya niya na isa ring COVID survivor, malampasan sana na lahat ng Navy personnel na nagpositibo ang sakit na ito. Gikan sa probinsya sa Cebu, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Dagan salamat, Jessa Agua Ilanan.